Kids, ang kwento ngayon ay talinhaga tungkol sa talento. Isang araw, may lalaki na aalis at maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin para iwan sa kanila ang kanyang kayamanan. Binigyan niya ang isang alipin ng 5 talento. Ang isa naman ay 2 talento at ang isa pang alipin binigyan niya ng 1 talento. Pagkatapos, siya ay umalis at iniwan ang mga alipin. Kumilos agad ang nakatanggap ng 5 talento. Ginamit niya ang binigay sa kanya at siya ay tumubo ng 5 pang talento. Ganon din ang ginawa ng alipin na nakakuha ng 2 talento. Ginamit niya ito at siya ay tumubo ng 2 pang talento. Ngunit ang alipin na nakatanggap ng 1 talento ay humukay sa lupa at binaon ang pera na binigay sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik na ang Panginoon ng mga alipin. Lumapit sa kanya ang alipin na binigyan niya ng 5 talento. Panginoon, pinagkatiwalaan niyo ako ng 5. Ginamit ko po yun na tumubo ako ng 5 pa. Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din sa kanya ang alipin na binigyan niya ng 2 talento. Panginoon, pinagkatiwalaan niyo ako ng 2. Ginamit ko po yun at tumubo ako ng 2 pa. Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din sa kanya ang alipin na binigyan niya ng 1 talento. Panginoon, kilala kita na isang malupit na tao. Pinipitas niyo ang hindi niyo itinanim at inaani ang hindi niyo inihasik. Dahil sa takot ko, binaon ko sa lupa ang binigay niyo. Narito po ang pera niyo. Masumo at tumadalingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapit? Kahit papaano yung may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1 talento at ibigay siya may 10 talento. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati kukunti sa kanya ay kukunin pa. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pangangalit ng ngipin. Katulad sa kwento, pinagkatiwalaan din tayo ng Diyos ng iba't ibang bagay. Katulad ng talento, abilidad, kakayahan, kayamanan, at oras. Tulad ng 2 alipin na ginamit at pinalago ang pinagkatiwala sa kanilang talento, nais din ng Diyos na gamitin natin ang ating talento na pinagkaloob sa atin para paglingkuran siya at tulungan ng ibang tao na mapalapit sa Kanya. Huwag nating gayahin yung alipin na bigyan ng 1 talento. Hindi niya ito ginamit, sa halip ay ibinaon niya sa lupa ang talentong ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon. Anong nangyari? Ito ay nawala sa kanya. Kaya mga bata, kung ano man ang bigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ito sa tamang paraan. At higit sa lahat, gamitin natin ito para sa Panginoon. Lagi nating tatandaan na kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaking bagay.